Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay napakaraming pangarap sa buhay at gusto nyo pong kaagad-agad ay matutupad po ito? Alam nyo po ba mga bossing na marami po tayo mga iba't iba mga pamamaraan para kung ano man ang mga ninanais ninyo ay matupad? Kayo po ba ay naniniwala sa mga pampaswerte? Kung kayo po ay may alinlangan ay huwag nyo po itong tatangkaing gawin. Ngunit kung kayo po ay may lubos na paniniwala ay huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo na po itong gawin. Ang bidyong ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa napakaraming pangarap sa buhay at hanggang pangarap na lamang, kulayan po natin po yan. Ibig sabihin, gawin nating makatotohanan mga bossing. Kayo po ba naman ay naniniwala sa mga pampaswerte? Kung kayo po ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte at kayo po ay gustong-gusto nyo na makamit ang inyong mga pangarap or kaya po kayo po ay umay na sa pagiging mahirap kasi tunay naman na napakahirap po maging mahirap. Lalo-lalo na kung ikaw ay pamilyadong tao na hindi mo maibigay ang mga pangangailangan ng inyo pong mga anak. Napakasakit bilang isang magulang kapag po ganyan ang sitwasyon. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay isa sa mga nakakaranas ng ganyan at gusto nyo ng pagbabago ng inyo pong buhay, subukan nyo po itong gawin. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng shell. Ayan, pero kung wala kayong ganitong shell at meron po kayong mga maliliit na shell, ay ganito po inyo pong gawin. Ito po kasi yung aking mga shell. Babako po muna to. Yan. Ito yung mga maliliit. Ngayon po mga bossing, ang shell po ay isa sa mga magaganda na dapat po ay meron kayo sa loob ng inyong tahanan. Kasi ang shell mga bossing ay sumisimbolo po ito ng kasaganahan para mabilis matupad ang inyong po mga hinihiling. Ngayon po mga bossing ay ang aking po mga paggagawa ng mga pampaswerte ay tuwing Tuesday or Friday ng 6:37 hanggang alas 8 po lamang ng umaga. At pag lumampas na po dyan, masanting na ang araw at hindi na po yan makapagbigay ng swerte. Yung liwanag ng mga ganyang oras ay nagbibigay ng swerte. At ang Tuesday or Friday ay pinaniniwalaan na mabibisang araw pagdating lalo-lalo na sa mga albularyo, psychic at ganoon din syempre sa mga gumagawa ng mga pampaswerte. Ngayon po mga bossing, ay mamili lamang po kayo dyan kung ano po ang inyo pong gustong gamitin. Kailangan din po natin mga bossing ko ng yellow paper. Kung wala po kayong yellow paper at meron kayong typewriting or meron kayong tira ng notebook ng inyo pong anak, basta importante ay malinis, wala pa itong sulat, ay pwede po yan. Ngayon po mga bossing ko, kailangan din po natin ng ball pen. Ayan, ball pen. Ngayon po mga bossing, isusulat po natin dito ang date kung kailan natin to ginawa. Ano ba pong date ngayon? Ang date po ngayon ay August 7. Wow, favorite number. Tapos, ay pangalan po natin at ipilido. At dahil nga po ngayon, ang date ngayon ay 7, gagamitin natin ang 7 at 8. Kasi maganda yung mga laging isinasama po yung 7 at 8 sa ating mga kahilingan. Kasi ang 7 ay panghatak ng swerte. Ang 8, pag nahatak ng swerte, ang 8 naman, infinity, walang humpay, wala po yan labas. Kung mapapansin nyo, dire-diretso lang 8 ganyan. Wala po siyang labas. Sinasabi dito na once na umenter sa inyo ay swerte, dire-diretso na po yan. Ngayon, isusulat po natin dito kung ano po yung mga gusto natin na maganap sa ating buhay nung walang gamit na sana. Halimbawa, magkaroon ako ng maraming pera. Magkaroon ako ng magandang bahay. Magkaroon ako ng magarang sasakyan. At lahat ng mga pangarap ko ay matupad. Ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman at ilayo sa lahat ng uri ng kapamakan at maging masaya ang buong pamilya. Pagtapos mag-wish na kayo ng lahat ng gusto niyan, magtagumpay ako sa aking negosyo, magtagumpay ako sa iniisip kong bagong negosyo at i-wish din po natin na matapos na kung ano man ang mga nagaganap sa kasalukuyan, magtagumpay tayong lahat at maging masaya ang buong pamilya. Maligtas sa ano man makapahamakan. Pagkatapos po nito, pangalan po ninyo at ipilido. At ang signature, alam niyo naman po, kailangan ay pataas para tagumpay tayo. Lalagyan niyo lang ng kuwit pataas para tagumpay.
Ngayon, mga bossing, lalagyan natin ito ng 8. Dodrawing nga natin siya ng 8, gagamitan natin ng 8 para walang humpay ang daloy ng swerte sa atin. Tapos, lalagyan natin ito ng 7. Ngayon, ay di dalawa po yung 7. Gagawin natin, papanayin natin, 7 din ang kailangan nakalagay. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Kumbaga, gagamitan lang natin ng 7 at saka 8. Ngayon pa mga bossing, kung halimbawa po, wala po kayo na ganitong kalaki na shell, ayan, ay gagamitan natin ng ganitong maliit na shell, ilalagay nyo lamang po siya dito, sa gitna, itong shell na to. Ngayon, tapos, bago nyo siya tupiin, halimbawa, ito, baba ko muna to, at baka magtaob. Ayan. Ngayon, halimbawa ay ito, ilalagay ko itong mga shell na to. Dito. Symbol of wealth. Ayan. Ayan po siya, mga bossing. Ngayon, patong nyo lamang po siya dyan. Kung gusto nyo pa siyang dagdagan, okay lamang po, dagdagan nyo siya. Ayan. Ayan, mga bossing. Pagkatapos ito, mga bossing, humarap kayo sa may silangan na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga, think positive sa pamagitan nito, ako ay magtatagumpay sa aking buhay. At lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Hayaan yung masinagan ng araw, yung kahilingan, at ganoon din po itong ating shell. Dumaloy ang walang humpay na swerte sa akin at kasaganahan. Pagkatapos po nito mga bossing, i-wish na lahat-lahat ang nais ninyo na isinulat nyo po dito. At pagkatapos ay tutupiin po natin siya. Ayan. Ngayon mga bossing, ito po ay mainam, ay sa may kusina po natin to ilalagay na wala nakakita. Halimbawa sa cabinet, hayaan nyo lamang po siya doon. Or kung meron kayo mapag-iipitan nito sa may center table, sa center table po ay maganda. Or kaya ito po ang nire-recommend ako po sa inyo, pero pwede rin po ito mga bossing, basta maghanap ka lang ng space doon na mapag-iipitan. Ito po ay mabilis matutupad ang mga pangarap nyo. Pero kung kayo naman ay may ganitong malaki, ayan, ang gagawin nyo po mga bossing, halimbawa may ganito kang malaking shell, ito po ay tutupiin nyo. Lagyan nyo rin po ito ng asin para walang kumontra. Ayan. At ito mga bossing, ay ilalagay nyo po dito sa loob. Ngayon mga bossing, hayaan nyo lamang po ito sa may tapat, sa may silangan. Maganda pa nga po ito ay naaarawan ng sinag ng araw. Or pwede nyo rin po ito ilagay sa center table, patong nyo lamang. At ito po ay igagrant po nito ang kahilingan po ninyo na inilagay po dito sa ating shell. Kung ito po ay never nyo pang nagagawa mga bossing, sinisigurado ko po sa inyo na kasaganahan ang mapapasa inyo at kayo po ay malabo ng mamoblema pa tungkol sa usapin ng pera at ang lahat ng kahilingan nyo nandito sa ating shell ay agad-agad ay matutupad. Basta ito po ay pwede nyo ilagay sa may silangan na nasisinagan ng araw lagi-lagi. Doon nyo lamang po siya ilagay hanggang sa mag-grant lahat ang mga kahilingan ninyo. Tapos gawin nyo na lang po muli. Alisin nyo na lang po ito, tapos gumawa na ulit kayo ng panibagong wishes. Ngayon po mga bossing, kung halimbawa pagdating naman sa mga maliliit na ganitong shell, na kagaya na itinuro ko po sa inyo, ito po ay, kumbaga hahanap ka na lang ng pwesto na malapit sa inyong center table o sa center table po ninyo, kung saan ka pwede maglagay doon. Halimbawa may mga banga ka na maraming coins, doon nyo po siya ilagay. Na may shell po siya dito sa ating yellow pad. Or kaya ilagay nyo ito sa mataas na cabinet na wala kahit sino man na makakita. Matutupad po yan kaagad ang inyo pong hihilingin kung kayo po ay naniniwala sa mga ganitong pampaswerte. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po ay naniniwala sa ganito at kayo ay nagpaplano na gumawa rin naman ng ganito at meron po kayo mga ganitong shell, kayo po ay manalangin na mula sa inyong puso mga bossing ha. Baka po kasi kayo po ay wish, pero kayo po ay basta-basta na lang ibinubukas sa inyong pong bibig ang mga kahilingan ninyo. Matapos parang ang inyo pong diwa ay naglalakbay. Kumbaga kung ano-ano mga iniisip, hindi rin po yan matutupad. Kailangan po, kung kayo'y mananalangin, taus puso po sa inyo pong panalangin para po mabilis matutupad kung ano man po ang inyong mga hihilingin po dito sa ating mga pampaswerte. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Mga bossing, minumukahi ko po muli kayo na huwag niyo po itong ipagsasabi kahit kanino.
Kasi once na may nakaalam po ng mga ganitong mga pamamaraan, higit sa lahat kung kagagawa nyo pa lamang, malaki po ang posibilidad na hindi ito matupad. Or marami po mga balakid na maaaring maganap na siyang magiging dahilan kung bakit nauudlot instead na ayan na ang swerte, nauudlot pa po ito. Hindi naman sa may mga mananalangin ng masama ay may mga pagkakataon na may mga dumarating na pagkakataon na kumbagay nauudlot, yung kumbagay may mga balakid na dumarating. Kaya hindi natutupad kagad yung ating mga hinihiling. Kaya mas mainam, isikreto na lang po muna natin to. At hayaan na po lang natin na dumating sa atin yung swerte at ma-amaze na lang yung mga tao na nakakilala sa atin na nababago ang takbo na ating pamumuhay. Pagkatapos, saka natin siya pwedeng i-share kapag ka naganap na po sa atin. Kasi, agaya po na naikwento sa inyo, pag nag-a-abroad, alam ba, may nakakaalam, maraming mga magiging balakid ka bago ka makaalis. Pero once na walang nakakaalam, ay kumbaga ay dire-diretso yung ano, marami akong kakilalang ganyan. At marami rin akong kakilala at naganap din sa akin na na-i-check ako kaagad. Kumbaga ay ayan na, mag-aabutan na, naudlot pa, nagkaroon pa ng balakid. Kaya hindi na natuloy. Kaya mas mainam, hayaan nyo na lang na ma-amaze yung mga tao na kakilala sa inyo bago nyo ito i-share sa kanila kung mapapansin nila. Pero kung hindi naman nila mapapansin at baka hindi sila naniwala sa ganito, ay huwag nyo na din i-share. Kumbaga, sa loobin nyo na lamang at kayo po ay mag-focus na. Kayo po ay aasenso. Lagi nyo po yung babanggitin sa inyo pong bibig. Lagi nyo po ibubukas sa inyo pong bibig at yan po ay magaganap. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!